your San Antonio Spurs! The bucket just continues to... Goes back door, and you know there's going to be a confrontation. Kumusta mga ka-teammate and welcome back sa akin channel. Nagsimula na ang NBA 2022-2023 season at unang bungad nga para sa Spurs. Suot ang George Gervin jersey ay pagkatalo naman kontra Charlotte Hornets. Okay, maiksi nating himayin ang mga kaganapan, mga points at napansin ko sa unang game ng San Antonio Spurs. Simula pa lang ng game, malamya ang galaw ng San Antonio. Mukhang nagkakapaan pa ang bagong first 5 ng Spurs dahil iba pa din talaga ang atmosphere ng regular season kaysa sa preseason games. Wala akong masyadong nakitang nice plays. Yung tipong mapapasabi ka na lang ng nice one. Sa halip ay puro kamot ulo at iling ang ginawa ko sa first half. Except sa ginawang Pirtle Jam ni Jakob, ang fearless attack ni Sohan at ang first standard dunk ni Keldon Johnson sa season na ito. Bumawi naman ang silver and black pagpasok ng third frame sa pagpapaulan ng tres ni Keldon Johnson at pagtutulong-tulong ni Trey Jones at Jakob Pertl. Pero niyari na naman sila ng Hornets dito sa mga basic offense at pull-ups ni Gordon Hayward. Isa pa, ang unstoppable 24-point blast ni Terry Rozier, maging yung tahimik na bubuyog ng Charlotte na si Nick Richards. Well, buong akala ko ay makakalapit ang San Antonio Spurs, pero walang ganong nangyari mga ka-teammate. Napakaalat ng 3-point shooting ng Spurs, as in maalat pa sa asin na may itlog, with 7 out of 34. Parang lalong naging worse ang shooting ng San Antonio dito. Gayong mas pinarami ang shooter at mga perimeter personnel ng San Antonio Spurs, pero wala ni isa man sa kanila ang pumutok from the rainbow arc. Naka 15 turnovers dito ang Spurs at ganoon pa din ang napansin ko. Wala pang chemistry at hindi pa nagkakaamuyan sa isa't isa ang mga players, kaya nagre-result ng errors at miscommunication. Hopefully unti-unting mabago ng San Antonio ito dahil over a decade dito talaga nag-i-stick ang organization. Well, napakaraming protagonist ang Spurs na kailangan umambag dito. Aside kay Keldon Johnson ay walang second option ang team para kumana ng kumana ng basket. Hindi ko alam kung nagkakahiyaan o lahat ay naging role player na. Isa pa sa napansin ko ay ang depensa. Ito ang dapat patigasin ng Spurs dahil walang pangil ang depensa nila at pinupugo lang sila ng Hornets sa paint. Specifically sila Zach Collins, Jay Rich, Devin Vassell at Doug McDermott na minus 18 to minus 22 sa plus minus ratings. Nightmare para sa akin ang performance ng Silver and Black kung pag-uusapan ay depensa. Buti pa si Gorgui Dieng at Romeo Langford medyo nag-stand out sa depensa, wala nga lang mahabang playing time. 129-102 ang final buzzer. Charlotte wins the game. Anyway, kung kayo ang tatanungin ko mga ka-teammate, sino ang mga player ng Spurs ngayon ang inaabangan mo? Isulat mo na yan sa ibaba ng comment section. Ako ang inaabangan ko ay si Jeremy Sohan, kung paano ito kumolekta ng rebounds, dumipensa at magdala ng bola. Kung tutuusin, kayang umiscore na Jeremy Sohan kung gugustuhin niya lang. Pero ang default role ni Rodman Jr. ay playing defense at mag-facilitate ng execution. Kung napansin nyo din, hindi naglaro ang dalawang rookie ng Spurs na sina Malachi Branham at Blake Wesley. Medyo nag-aalala ko dito mga ka-teammate, parang nauulit na lang. Sana wag maging storya ni Kendari Witherspoon, Lucas Samanich at Joey Scamp na umupo lang at nanood. Higit sa lahat ay walang naging improvement sa team. Lalo na si Blake Wesley na preseason pa lang ay nai-snub na dahil sa natataranta nitong performance. Sa kabilang banda naman na itong si Malachi Branham ang nakikita kong magkakaroon talaga ng spot sa roster. If ever matrade sina Jay Rich or Langford, yari si Wesley kung kumuha ng bagong point guard ng Spurs. Matek na. Shoutout sa iyo ka-teammate Edward Ibanez, kay ka-teammate John Andrea Mustini. Shoutout din sa iyo ka-teammate Dion Mercado at kay ka-teammate Arnel Laginto. Maraming salamat sa pagsuporta sa akin channel. May ba ako?
Nakakakilabot ang ginawang slam dunk ni El Cuatro na tila nagpagpag ng mga batikos at negative feedback sa kanya. Napaka-solid at very impressive. Ito talaga ang mamimiss ko kay El Cuatro. Good luck sa bagong team. Kung hindi ka pa subscriber ay pakipindot mo na ang subscribe at notification bell at tutukan natin ang mga games ng Spurs at iba pang NBA content sa channel na ito. Maraming salamat po and see you sa next game.